Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Gaano po ba tayo kapursigido kung mayroon tayong hinihiling sa Diyos sa ating panalangin? Ngayon po ay Saturday ng 32nd linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking kaso. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang malaunan ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baga mapagod ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, pagkakaitan kaya ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung sa ating pakiramdam, ang Diyos ay tahimik sa ating mga dasal at panalangin, umaayaw ba tayo at humihinto na sa pagdadasal? Nawawalan ba tayo agad ng pag-asa kung wala tayong maririnig o mararamdaman mula sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang ating mga hinihiling? Sa mabuting balita, ikuninto ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghaga tungkol sa isang masamang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang at ang biyuda na nagpupumilit na ipagkaloob sa kanya ng hukom ang katarungan sa kanyang kaso. Sa umpisa, parang ayaw siyang pagbigyan ng hukom sa kanyang hinihiling. Ngunit porsigido ang biyuda at ayaw sumuko. Kaya patuloy niyang ginagambala ang hukom. Sa huli, ipinagkaloob ng hukom ang hinihingi niyang katarungan. Lahat tayo ay mayroong tahimik na ipinagdadasal sa harap ng Diyos. Maaring ipinagdadasal natin ito sa loob na ng isang linggo, isang buwan, isang taon o maraming taon. At maaring hindi po natin nararamdaman ng Diyos. Parang napakatahimik po ng Panginoon para sa atin. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lamang nating ibulong sa Diyos ang ating panalangin. Dahil sa kanyang oras, sa oras na hindi natin inaasahan, tugunin niya ang ating mga dasal. Maging tulad lamang tayo sa biyuda sa ating pagdadasal. We must be persevering and persistent in our prayer. We must not give up. We must pray constantly and consistently. We wait patiently and see how God will work wonders in our life. Muli, gaano po ba tayo kapursigido kung mayroon tayong hinihiling sa Diyos sa ating panalangin? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.